Magandang gabi po sa ating lahat. Naririto po ang sambayanan, mga former cadre and former rebels na nanggaling po sa CPP-NPA-NDF. Sinasabi po kanina ng paulit-ulit hanggang ngayon ng CPP Party List Group na makabayan, dalhin daw sila sa korte. Yes, ang korte po ay ang mamamayan. Ang korte po ay ang sambayan ng Pilipino. Doon po dapat sila dinadala. Ibig sabihin po, ang mga ebidensya, testimonya, precisely kung bakit dapat sa public opinion sila dadalhin, kasi ito ang magpuputol ng kanilang political operations. What is party list? Party list is basically a political operations of the CPP. Napatunayan natin kanina na nasasaktan sila kapag nabubunyag sa mamamayan ang kanilang modus operandi ng doble cara. The objective here is not to bring them to court. Principally, the bringing to court is a secondary legal action. The primary action na nakikita namin mga former cadre is to expose them to the people. At yun ang purpose kung bakit may Senate hearing, may press conference, may mga pag-uusap tayo direkta sa mamamayan. Pangalawa, ang binabanggit nila na itigil na yung red tagging at i-criminalize ito. Ang sagot dapat kanina kung pinayagan kami ni Senator Lacson na magsalita on the last part, ang dapat i-criminalize ang recruitment at ang dapat na gawing criminal ang mga recruiter. Kagaya ni Teddy Casinyot ng kanyang organisasyon, ni Sarate, ni Mrs. Colyamat at ng mga grupo ng CPP Party List na napatuloy na nagre-recruit gamit ang kanilang maskara sa mga above ground front organizations na itinayo, pinapaandar, pinamumunuan at kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines. So kung mayroon dapat i-criminalize ang Senado at Kongreso, walang iba kung hindi ang recruitment activities, lalo na ang recruitment sa underground. Pangatlo, malinaw po na ang kanilang ginawa ay patuloy na pagtatanggi, alibay, pag-iwas. Itong pagtatanggi, alibay at pag-iwas ay nadudulas sila. Kung pakinggan mo kanina ang array o linya ng mga nagsalita kanina, si Danilo Ramos, si Raul Manuel, lahat ng mga testimonya nila, ang maririnig ninyo ay walang iba kung hindi mga slogans at mga pahayag. Very standard sa mga ginagawang pagpapahayag ng CPP, NPA, NDF. Ang problema po ng taong bayan ay matagal po na hindi ito na ipaliwanag at nailantad sa mamamayan. Kaya kami po naririto ngayon kasi hindi kami titigil sa aming dapat gawin. Pang-apat po, ang sinasabi nila ay wala daw sila kinalaman, wala silang armas, anong illegal na ginagawa ko, sabi ni Teddy Casinyo. Ang tawag po dito, kapag ikaw po ay nag-udyok ng tao, na barilin ang isang tao, ang tawag sa iyo ay principal by inducement. Yan ang papel ng Communist Party of the Philippines. Kung ikaw ang bumaril at nag-ambush ng sundalo, ang tawag sa iyo ay guilty or participant through direct participation. Kung ikaw ang nag-provide ng bala, sasakyan at mga safe houses o mga pulbura o gamit para sa pang-ambush, ang tawag sa iyo ay direct cooperation. Tatlo yan. Nagsama-sama ang mga elemento na ito, ang tawag dyan, conspiracy. Kaya ang guilt na sinasabi ni Teddy Casinyo, pwedeng wala siyang armas, pero bahagi sila ng buong conspiracy to overthrow the government by way of armed revolution. Ito ang hindi nila maamin. Sinasabi nila, we are only for reforms, we respect the armed struggle, at kami ay para sa pagbabago ng lipunan. Ano ang kulang na hindi nila maamin at pilit nilang pinatatakpan? Ito yung armadong pakikibaka. Ang panghuli po, nananawagan kami sa Senado na dapat hindi pa itigil itong investigation na ito. Dapat ang sunod na investigation, bakit pinababayaan ang recruitment ng grupo ng CPP, NPA, NDF sa lahat ng mga eskwelahan, universidad at lahat ng sektor, halos helpless ang government, including inside Congress. At kami po'y nananawagan, we're planning to put up an online petition sa mga mamamayang Pilipino to call for the total disqualification of the CPP Party List Group number 1, Anak Pawis, number 2, Bayan Muna, number 3, Gabriela Women's Party, number 4, Kabataan Party, number 5, ACT Teachers. Itong lima na ito
lahat kami na nanggaling sa CPP-NPNDF at lahat ng mga mamamayan malinaw na nag-uugnay at ito ay dinudugtong ng CPP-NPNDF sa kanyang taktika na tinatawag na doble cara. Nagkukunwaring legal at above ground, pero may component na underground. Yan pong word na nakalimutan namin kaninang gamitin para maintindihan ng mamamayang Pilipino. Ang pagiging doble cara ng CPP-NPNDF or the so-called revolutionary dual tactics made them become successful to survive in the last 50 years. Panghuli po, sa tingin namin marapat lamang na ang Christmas gift ni Teddy Casino ay hindi ang paglilipstick niya sa online. Ang dapat niyang Christmas gift sa mamamayang Pilipino, kung hindi niya maamin-amin na sila ay CPP-NPNDF, ay dapat pangunahan niya ang resignation. Panawagan po resignation ng lahat ng party list ng CPP kasi sobra na. Saan ka nakakita na ang lahat ng testimonya nila kanina ang tinutumbok, sinisira at winawasak ang armed forces. Minamaliit ang Philippine National Police at lahat ng inaatake nila ay atake kontra sa gobyerno. Walang pag-question bakit ang NPA nagre-recruit sa mga minor de edad. Walang pag-question bakit may child warriors. Walang pag-question bakit ang mga NPA gumagamit ng bomba. Bakit ang NPA mga granada at baril nila na sa loob ng bahay ng masa. They don't question everything about this. At ang konsepto nila kanina sa peace talks, malinaw. Ang peace talks ay para makalabas ang mga nakakulong na Central Committee. That's the number one demand. At nangyari yan sa mag-asawang Chamson, kung kaya napakahirap ngayong hanapin, despite na convicted na sa korte, ang mag-asawang Chamson, dahil sa peace talks na yan, napawalan sila. 22 Central Committee members were released out of goodwill gesture ng gobyerno. Kaya po kami nananawagan na dapat hindi po lamang kaso sa korte ang gagawin natin. Mapuputol natin ang recruitment, mapuputol natin ang pondo nila kapag nawala sila una sa party list sa loob ng Kongreso. At yan ay dapat magsimula sa panawagan ng resignation and total disqualification. Bakit? Sa minimum po, ang ginagawa nila ay conspiracy to commit rebellion or conspiracy to abet rebellion, and it is a treasonous act na tumatalikod sila sa kanilang oath to defend the Republic of the Philippines and the government of the Philippines. Under oath yan dapat sa kanila na maninindigan sila na pangangalagaan at protektahan ang interes ng gobyerno at ng ating Estado laban po sa lahat ng mga kalaban na pumapatay, naglalayong pabagsakin ang ating pamahalaan. I will give an equivalent opening statement to the NTF-LCAC, then we are open for question and answer and rejoinder statements mula sa mga kasama ko. We request USEC Lorraine Badoy for them to present also the insights from the NTF-LCAC. And then we will proceed for the question and answer. Good evening to everybody that's here. Thank you for giving us this opportunity to be heard. Sa NTF-LCAC, kami were very grateful to the Senate to Senator Ping Lacson and the Senate President for having given us this chance to meet our goals faster than we had ever expected. Kasi paano ang matagal naming problema to, paano namin poprotektahan ang taong bayan kung hindi namin sasabihin yung totoo sa kanila? Paano namin gagawin yon, di ba? Ang hirap. So nagpapasalamat talaga kami na nabigyan kami ng oportunidad na ito. Kasi ngayon, na isisiwalat namin, more than anything, this is really a dream come true for NTF-LCAC, kasi hubad na hubad itong CPP-NPA-NDF as represented by the Makabayan Bloc. Dulas na dulas sila sa mga pinagsasabi nila, like hindi pala nila kaaway ang NPA, that sort of thing. Maraming instances. So the whole Senate hearing was an invaluable experience for not just for the NTF-LCAC but for our country. Kasi nakikita namin ang reaction. Nakikita namin, marami kami nababasa na kung hindi kami nanood nito, hindi namin malalaman, yun pala yun. Nasa Ateneo ako, anak bayan pala ay ganyan, yun na pala yung ginagawa sa amin. Diba? So, just as the former rebels are sila Eric, sila Shane, all of us here, they're very determined, so is your government. Nakakalungkot lang na
Nakakalungkot ba isa't the word? Parang nakamangha. Sina Teddy Casino na very focused. Kasi nakikita mo talaga, yun yung gusto ko about this whole Senate hearing is nakikilala sila ng taong bayan. Kasi ang taong bayan ay mulat na. Alam na nila kung anong nangyayari dito. Pero more so now na nakikita nila na tuloy-tuloy, very focused itong makabayan sa anong goals pa nila. I'm sad to say that I even see it very clearly with Eufemia Culyamat, who lost her daughter, but at the same time, very focused siya sa party lines, lahat sila, na imbes na magpasalamat siya na ang anak niya, ang katawan ay hindi lang iniwan ng gano'n ng AFP, offense pa daw yon, international humanitarian law na nilabag. Instead of expressing some kind of remorse or regret or sadness that her daughter was an NPA combatant when she died, pinaninindigan pa niya, 'di ba? At saka tuloy-tuloy yung kasinungalingan. So nakikita mo talaga ganito pala yung kalaban natin. Ito pala sila. So if only for that, I'm very grateful that the Filipino people, all of us have been given this chance to have a close-up view of what the CPP, NPA, NDF looks like as represented very, very ably by the Makabayan Bloc that was in Senate a while ago. So, because as the former cadres keep on saying, and I believe this, ang taong bayan ang magpapapanalo nito sa atin. Okay, thank you. Siguro yung mahalaga ring part doon sa kaninang nababanggit kasi sina Dean Lavilla, sinabi nila yan, sina yung nagsalita for NUSP at sa iba pang mga students na at kabataan. Paano ba talaga yung direktang ugnayan ng Makabayan Bloc and the left-leaning organizations doon sa recruitment ng CPP, NPA, NDF? Actually, nagpasa na kami ang sambayanan at yung mga yung sinubmit naming mga documents na nakaraan, nandoon lahat yung PADEPA courses, yung pambansa demokratikong paaralan ng mga kurso, kung paano nira-radicalize, kasi they are justifying na ino-educate lang naman namin yung mga kabataan para magkaroon sila ng healthy democracy for patriotism. Pero ang laman po nung PADEPA'ng kurso na yon ay puro tungkol sa paglahok sa armadong pakikibaka, which is yun yung nagdedirekta dun sa kabataan bakit siya tumutungo at sumasampa sa NPA. Kaya yung sinasabi kanina na paulit-ulit ng mga testimonies ng mga taga Makabayan Bloc na yun ay personal choice ng mga nag-NPA at personal choice ni Jeveline Culyamat, hindi yun personal choice kasi binaliktad na, sa unang pag-aaral pa lang, binabaliktad na ang kasaysayan ng Pilipinas na kailangan ng digmaan at revolusyon. Hanggang sa mga susunod na pag-aaral na ang pangunahin ay inuudyuka ng kabataan at ang mamamayan na magrevolusyon ng magrevolusyon. Yun yung ginagawa ng mga legal na organisasyon na ito. Though hindi sila directly armed na mga tao na nandito sa kalunsuran, dahil ang labanan dito sa kalunsuran, pag-usapin ng parlamentaryong pakikibaka, defensive, hindi talaga armado. Kaya ang pamamaraan, igiit yung mga legal na karapatan, mga legal na issues, gamitin yon para makapag-recruit. After makapag-recruit, doon na nangyayari talaga kung paano ine-exploit yung mga issues. Ang sinasabi nila kanina, poverty ang dahilan bakit nag-a-arm itong mga kabataang to. Pero hindi naman lahat yun ay galing sa mga mahihirap na sektor o maging hindi naman lahat yun ay nakaranas talaga nung sinasabing poverty. Totoo, ineducate, minulat daw ang mamamayan, pero doon sa form na kailangan mag-armadong pakikibaka at labanan, durugin, ibagsak ang gobyerno. Kaya grabe yung radicalization, yung buong PADEPA'ng kurso na yon, kung babasahin lang ng Senate at kung makikita ng mamamayang Pilipino, grabe yung radicalization program na ako kahit 6 years, 7 years, or 9 years na ako sa Kilusan, hindi ko pa tapos yung mga kurso sa ilalim nun na tumatalakay at tumatalakay doon sa armadong pakikibaka. Kaya bakit ang titibay o bakit agitated ang mga kabataan na humarap, magsalita doon? Dahil doon sa mga pagra-radicalize na ginawa nila at binigay doon sa mga kabataan. Gusto ko nga kaninang tanongin sina dating Representative Colmenares, Teddy Casino,
kung ano ba yung, kasi wala tayong, wala tayong karapatan na i-point sila kung doon sa usapin ng legalization na sila ay mga CPP, kung talaga namang usaping legal. Pero, bakit hindi natin direktang ma-point sila o hindi direktang nasasabi yung mga pangalan nila sa recruitment? Kasi po, may disposition yan, iba ang gumagalaw sa taas, sa humaharap sa Kongreso, yun ang gawain nila, iba rin yung nagre-rekruta sa baba. Kaya bakit pansinin niyo sa mga testimonya ng mga kadre at testimonya ng mga former rebels, sino ang pangunahing nauugnayan nila? Mga regional coordinator, mga provincial coordinator, mga chairman, mga secretary general. Kasi sila yung nasa ground. Totoo naman na hindi ang gagawin yan, pupunta doon, makikipagpulong. Tapos pag nagpulong yan, lihim na lihim pa talaga, hindi yung direkta. Kasi yun ang iniiwasan ng mga nasa legal na nakikipagdiskusyon sa Kongreso at sa Senado at sa mga iba pang mga legal na organization. Yung mabahiran sila nung pula, pero sa programa ng kanilang organisasyon, kaya nga very credible and very responsible sila doon sa usapin ng bakit tinetolerate nila yung ganong programa ng pag-aaral at pag-i-educate ka no, sa mamamayan na ang tinutungo ay armadong pakikibaka. And by the way, thank you for those who are getting us live. We deeply appreciate also your presence, including ang feed live ng SMNI News Network. Thank you for joining us tonight. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, very clear po, maigsi lang ito. Ang Communist Party of the Philippines po ay nag-ooperate mainly underground. Bilang underground, ang operative word nito ay palihim at patago. The explanation for being an underground is palihim at patago na kumikilos. Parang sindikato nga. Sinong kriminal ba ang aamin na siya'y membro ng sindikato? That's number one. Pero may pero ito. Ang palihim at patago na pagkilos ay para maging katanggap-tanggap sa mamamayan, lalo na pag urban centers, ipapackage niya sa isang legal cover. Kaya tama ang termino na sila ay front ng CPP. Halimbawa, lahat kami ba nagkataon lang na narecruit ako sa CGP, anak bayan, kabataan, anak bayan, kadamay? Lahat kami na napunta sa NPA at underground, nagkataon na nanggaling sa organisasyon na siya rin nagko-cover ng mga underground. For example, wala bang na-recruit mula sa Rotary Club? Wala man lang na-recruit sa JCS? Wala man lang na-recruit sa Soroptimist? Dito lang talaga manggagaling ang recruit sa anak bayan, sa LFS, CGP, NUSP, kabataan, makabayan. At sila din ang nagrereklamo ng red tag. Hindi po nagrereklamo ang nagtitenda ng mga gulay, okra, at mga isda sa palengke na nire-red tag sila. Ang nagrereklamo na nagre-red tag, na sila natatakot na ma-red tag, itong grupo rin na sinasabi namin, diyan kami galing, kasama namin yan, at yan talaga ang modus operandi namin. Sila lang nagrereklamo. Hindi po ang nagtitinda ng sari-sari store, hindi po yung nagbibinta ng balot doon sa mga gilid-gilid ng kalsada o nagbibinta ng sigarilyo. Ang nagrereklamo ng red tag at atat na hindi mapatupad ang Anti-Terrorism Act, ito lang ang grupo na ito. Sila rin ang source of recruitment. Sila rin ang nagko-cover ng operations ng underground na sinasabi namin. Preponderance of circumstantial and correlated practices point out to them. Ang panghuli po before we proceed for the question and answer, nakakabahala po yung statement ng Commission on Human Rights kanina. We take serious offense and we put into doubt that statement of Commissioner Dumpit representing human rights as if she was speaking this afternoon in Senate as the extension of the CPP Information Bureau. The same line ang naririnig namin at nakikita namin sa propaganda line ng CPP, the way itong si Commissioner Dumpit ng Human Rights explains her views on red tagging. And excuse me po, ang Alston mission was not a neutral mission. It was instigated by the Communist Party International Department by way of the network operation of ILPS, International League of People's Struggle, na si Joe Macison ang namumuno
under ito sa kumpas at infiltration ng CPP International Department based on Utrecht, Netherlands. The Alstom mission was premeditated, orchestrated by the Communist Party through the International Department. Hindi man kami pinagbigyan ni Senator Ping Lacson na marinig ito. Eh, kayo na lang po ang aming daan. Ay, binibigyan kami 30 seconds, 1 minute. At ginawang propaganda line kanina ang buong hapon na yon, ay wala na tayong magawa, hindi man tayo ang chairman noon. In fairness to Senator Ping Lacson, maybe he just wanted to show to the people and to the CPP group that they are given the platform to do their propaganda. Nonetheless, hindi naman kami insecure. We don't care about that. Ang mamamayan ang huhusga. Ang tunay na huhusga ay mamamayan. Hindi ang makabayan block na nagpropaganda kanina. Ulitin ko. The first victim of the Alstom mission was the disbandment of IALAG, Interagency Legal Action Group. Itong legal offensive arm of the government during the Gloria Macapagal-Arroyo administration was disbanded due to the Alstom recommendation. And whose demand was that? Demand yan ng Communist Party of the Philippines. At ang taga-commission on human rights, tanungin natin ang Philippine National Police. Hindi yan nagko-cooperate para mag-file ng kaso sa sinasabi niyang sila daw ay nababahala sa maraming pagpatay at atake sa human rights defenders. Ang tanong, saan ang kaso? Saan ang blatter? Even ang karapatan at ang grupo ng CPP, they do not cooperate the PNP. Anong sagot nila? Tanungin niyo si Isik Lorin Badoy. Standard. We do not trust the PNP that we will be given justice. Eh, sino magbibigay ng justisya? NPA? So what kind of system is this? Tatakbo ka sa UN, tatakbo ka doon sa European Union, and telling the world that there is a breakdown on the observance of civil liberties and political rights and human rights are being violated systematically by the government, and yet you do not want to cooperate with the Philippine police and other law enforcement for you to bring the case in court properly. Anong klase ito? What they want is to diminish and demolish the integrity of the government at the international forum. At yun kanina ang tinutumbok ng statement na yun ng Commission on Human Rights. Ang nakakabahala nito, ang Commission on Human Rights ay part ng government. O bakit ang kanyang linya, parang linya talaga ng NDF, ng CPP at ng Information Bureau ng Communist Party of the Philippines? We're open for the question and answer. Sige po. Yeah, we are willing to answer questions, no holds barred. Yung mga hindi natalakay sa Senado, dito na, sa coverage ng National Press Club. Okay. Okay na. Sir, tanong ko lang po. Sir, sa natitirang 2 taon ni Presidente sa kanyang termino, sa tingin niyo po ba achievable pa yung meaningful peace sa Pilipinas, government to CPP-NPA? Ang pagtingin namin na personal and at the same time as a group, as former CPP cadre, the government under President Duterte is serious and sincere to achieve peace. Sinagot ko rin kanina yan eh. They're double talking there, ang CPP party list representative. The objective of the CPP is not peace. The objective of the CPP is to overthrow the government. Take political power, govern, and establish a pro-communist system of government in our country. At ang peace talks ay bahagi ng kanilang taktika para ikutan ng batas, makapagpropaganda, makapag-recruit, mapigilan ang pag-abante ng military operations, at the same time, mailabas ang kanilang mga leaders at kadre na nakakulong by way of bringing them as consultants. More than that, there is nothing more that the CPP wants to achieve peace. Una sa lahat, ibubulgar namin. Sana tinanong to kanina ni Senator Lacson. Ang peace framework mula 1992 under the Hague Declaration na sinimula ni Pangulong Ramos, walang DDR. Anong DDR? Disarmament, demobilization, and reintegration. Wala yon. Ibig sabihin, the NPA will retain their arms and they will be given disposition area and there will be only permanent long-term signed bilateral ceasefire. But the arms na hawak ng NPA, they will not demobilize. Walang DDR component yon.
So anong klaseng peace talks yun na hindi pala magbababa ng armas ang NPA? And number two, they do not want to put under framework ng 1987 Constitution ang pinag-uusapan sa peace talks. So that is a big problem. Sa tanong mo, sir, may pag-asa pa kaya? Sa tingin namin, with this kind ng pag-iisip ng CPP and PNDF, we cannot achieve real peace with them. So anong pwedeng gawin? Localized peace negotiation or peace talks. Papaano? Direkta po sa mga local commands ng NPA, kakausapin ng mga pamilya ng NPA, ng CPP, kakausapin ng local government, those who want to go down and go back to their families and go back to the mainstream, they can be accommodated. Because for as long as babalik tayo dun sa lumang framework na Hague Declaration, foreign neutral venue, third party facilitator, ay parang naging deklarado na natin na belligerent force ang CPP, NPA, NDF. That cannot be pursued anymore. We will not recommend for that. Thank you. Dagdag ko lang doon. Noong 2017, nung nilift na yung peace talks and ceasefire, nawala na yon. Actually, ang tindig na ng CPP, NPA, NDF sa usapin ng localized peace talks ay hindi mag-i-engage ang CPP, NPA, NDF sa localized peace talks. Bakit? Nangyari na yan nung panahon ni Cory na nagkaroon ng localized peace talks at ang nangyari sa mga CPP members at mga CPP committees ay nagkaroon ng faction. Ibig sabihin, nagkaroon ng mga tunggalian sa mga ideya at mga maling unification alliances kaya ayaw na nilang mag-engage sa mga localized peace talks kung yun ang gagawin ng government sa susunod na mga panahon. Kaya ibig sabihin, yung sincerity tungkol sa localized peace talks at sa peace talks per se ay hindi talaga yung tutugunan ng CPP, NPA, NDF. Gaya nga na nasabi namin kanina sa Senate hearing, though merong peace talks at merong ceasefire na nangyayari, tuloy-tuloy pa rin ang bira na ginagawa ng NPA sa mga unit militar, sa mga negosyante, mga landlords, para pabagsakin pa rin yung government. Yun yung ginagawa nila eh. Nakikipag-usapang pangkapayapaan sila, pero sa loob-loob nito, sinasabotahin nila talaga yung gobyerno, economically and politically. Ka-Eric, ka-Ibs, yung mentosin na hindi dapat iwakasan itong, yung peace talks, dapat ituloy o hindi na? Ituloy sa on the local level. So, local engagement, hindi yung peace talks na luma. Na so, sa Netherlands, sa Norway. Do you think na kapag nagkaroon ng local peace talks, magpa-progress kaya ito? Matitigil itong yung pakikibakan ng mga ano? Maraming gustong bumaba. And I think the local peace talks should be accompanied by amnesty declaration. There should be an amnesty. Kasi yung may mga kaso, may mga warrant of arrest, natatakot bumaba. Sa tingin ko, hindi na mapipigilan ni Joe Masison at ng Central Committee na kapag na-open ang channel ng sinseridad at ng kapasidad ng gobyerno na tanggapin sila on the ground, iiwan nila ang CPP and PNDF. Hindi kaya itong coach ng mga pagsali sa NPA nito mga mahihirap na ating kababayan, hindi yung pang-abuso din ng militar, hindi kaya yun? Pwede yan nung 50 years ago pa. Okay. Sa panahon ng martial law, sa lumang martial law. Kasi kung totoo yun, ay ang militar pa nga ang na-abuso eh. Ang martial law under 1987 Constitution, walang ngipin. Walang ngipin yan. Nakita natin yan sa Mindanao. Hindi mo magagamit yung lumang martial law ngayon. So ang naaabuso, kita mo kanina, ang nakakaabuso sa mga batas, hindi ang military. Ang nakakaabuso sa batas, ang CPP, NPA, NDF. Ang tapang-tapang ni Kulyamat kanina, nila Casino, nila Sarat, nila Colmenares, para singilin ang military. Ang military kanina, kita yung pagsumagot, parang basang sisiw. Defensive masyado sila doon. That is not the culture anymore of the armed forces na nakikita namin. After the martial law, in the 1987 Constitution, masobra pong naabuso ang demokrasya na yan. Masobrang inabuso ang sobrang pagkatakot sa lumang martial law. At dahil dyan, nagiging paborable ito sa pag-iral ng doble cara o revolutionary dual tactics and infiltration ng kalaban. Tapos yung tungkol dyan sa usapin ng, yun nga, yung pagiging defensive ng military, meron din silang binabanggit kanina na mga fake surrenderies. Sa totoo po, nung NPA pa ako, 2019 naman po ako bumaba, talagang sa ground, sinasabi na ng mamamayan, pag kaming mga NPA nagpo-propaganda, nagbago naman na ang mga militar. Hindi naman na sila talaga ganung karahas. At marami na talagang nagbabalik loob. Sa Cagayan Valley po talaga, yung mga strongholds naming barangay,
talagang nagbalik loob na sa government. And they are benefiting from the government right now talaga. Kasi nakikita nila na may mga testa, trainings, nakikita nila na yung mga lupa nila, makiklaim na talaga nila na sa kanila yung kasi itatitled na yun ng DENR ng DAR para ma-process yun. Nakikita nila yung progress na pumapasok ang mga kalsada. Kaya yung sinasabi nilang walang nagagawa ang LCAC, marami pong nagagawa ang LCAC sa local talaga po. Kaya yung usapin ng localized peace talks at yung mga LGUs na nandun, pag talagang nakita ng masa yung sincerity doon sa mga LGUs at makita rin ng CPP, NPA, NDF na nandoon, dahil nga, kaya ayaw nilang lumawak sa localized eh, kasi mahati sila. Pero once na nag-engage ang CPP, NPA, NDF doon at nakita nila yung sincerity ng government, talaga pong maraming magbabalik loob. And right now, yung mga strongholds, barangays po talaga yung nagbabalik loob. Pag sinabi pong strongholds, 1960s pa po yan, mula nung bagong-bagong pasok pa lang po ang NPA, kasi ang Cagayan Valley po dyan, nabuo ang First National Battalion ng NPA. Kaya yan, mula nung 1960s hanggang ngayong 2019, ngayon lang sila na de-declare talaga as cleared. Yung cleared na totoo, ha? Hindi yung cleared na sinabi ng mga naunang colonel at iba pang mga officer ng armed forces. Kasi ngayon talagang, they are not only surrendering but supporting the government with their testimonies. Actually, gusto nga nilang magbigay ng mga testimonya, eh. Hindi lang kami. Kaya sinasabi nga namin, hindi lang kami sampo. There are hundreds of us na willing na mag-testimony para ipakita sa gobyerno na tama yung ginagawa natin. Hindi to red tagging, kundi unmasking. Kaya Ivy, hindi ba kaya yung dahilan ng pagsalib sa NPA na itong dahil sa kahirapan? Tulad nyo po, paano kayo, bakit kayo sumali sa NPA? Actually po, ang pangunahing dahilan kung bakit ako sumali sa NPA, naawa po ako dun sa pinakita sa akin sa mga barabarangay. Yung mga barabarangay po na sinasabi ko, ayan po yung mga barangay na infiltrated po talaga ng NPA. Kasi combinations po yan. May doctrinalization, yung mga pag-aaral na binibigay, at the same time, rally for agitation, propaganda, at the same time, immersion. Ibig sabihin, dinodoctrinalize ka, naroromanticize mo na ano yung mga pwedeng nangyayari dun sa baba, blaming the government for nagpapabaya sila dun sa mga mamamayan, tapos makikita mo sa baba na agitated talaga yung mga tao na galit na galit. Kasi, eto nga, napapabayaan kami, ganyan. Pero, sa kabilang banda nun, ano ba talaga yung nagsasamantala sa kanila? Meron kaming area sa Cagayan Valley na pinasok namin yan, galit yung mamamayan, pero bakit talaga hindi umuunlad yung area na yon? Ang pangunahing problema ng tao ay kalsada. Hindi makapasok yung kalsada kasi ang dahilan ng contractor, natatakot kami, baka sunugin ng NPA yung makinarya namin. Kasi yung mga masa dyan, NPA naman eh. Kaya paano namin masisecure naman yung, yung security ng operations namin pag pumasok kami dyan? Gustuhin man namin, may budget man yung kalsada, pero dahil lang mga masa dyan, supporter ng NPA, natatakot kami. Kasi nagne-negosyo rin lang naman kami. Gusto namin mang tumulong pero ganun ang nangyayari. Kaya yung CPP, NPA, NDF, talagang binablock niya yung development ng mga lugar. Maraming mga lugar talaga ang gusto nang mag-improve ng kanilang mga, yung economic. Pero dahil nandoon ang presensya ng NPA, nahihirapan yung mga negosyante natin at yung mismong mga locals, natatakot sila kasi baka pag nakipag-usap sila sa gantong negosyante, i-ban sila or itag sila as pro-government. Anong mangyayari sa kanila? Yung lugar nila kinikilusan ng NPA. Sila, ibaban ng NPA, papalayasin sila sa barangay, mawawala yung kabuhayan. One follow-up question. Dagdag ko po dun sa ni Ka-Ivy, tungkol doon sa recruitment nga sa legal. Kung naalala niyo po kanina yung isang video na nagsalita, yung leader ng alyansa na magbubukid ng Gitnang Luzon, si Ka Joseph Canlas. Actually, kaka-collective ko po siya. Para ilinaw din yung sinasabi nga na recruitment na nagsisimula yan sa hanay ng mga mamamayan. Ako po bilang leader kabataan din na nagsimula sa Gitnang Luzon, personal ko pong nakasama si Joseph Canlas. Naging ka-collective ko po yan sa Regional Peasant Committee noong yes, party po yon noong 2014 May to hanggang August po
nung na-deploy ako sa Pesan, dahil nire-ready namin yung Manila Lakbayan noong June 2014, yun po yung naglakad yung mga magsasaka ng gitnang Luzon mula Angeles City, Pampanga hanggang Mindiola ng isang linggo. Kasama ko po yan, nakasama ko din yan. Si Joseph Canlas po kasi pala ay ano, siya ang Vice President noon ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Regional Coordinator ng Anak Pawis, Chairman ng Alyansa ng Magbubukid ng Gitnang Luzon, at ika-apat na nominado ng Anak Pawis. Pero po siya ay kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Isa po yan sa higher organ namin sa Gitnang Luzon. Siya po si Kabil. Bakit ko nasabi na siya ay kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas? Simple lang po. Nakasama ko po yan sa pagkuha ng International Communist Movement sa Villasis, Pangasinan, na ginanap sa isang kombento doon na miyembro ng RMP, at ang nagline po sa amin doon ay yung Alay Bayan Gitna, Alay Bayan Incorporated, o ABI kung tawagin. Ito po yung foundation na ginagamit naman para sa mga relief operation daw, pero sa totoo, kalahati ng mga nakukuha nila ng mga donasyon, ipinapadala yon sa mga unit ng NPA. Bakit ko po nasabi na napinapadala yon sa unit ng NPA? Dahil po nung nag-NPA na ako, ilan po sa mga pinangre-relief namin noon, panahon ni Yolanda, tsaka noong 2014, yung last na bagyo na tumama dito sa Pilipinas bago ako sumampa. Hindi. Yung last, nakalimutan ko na. Basta yun po, yung ilan nga po sa mga daing tsaka toyo na pinangre-relief namin doon, nakarating pa yon sa unit namin. Pati yung mga NFA rice na pinamimigay namin sa mga community, nakarating pa yon sa unit namin. Kaya po, malinaw po yon. Ikalawa, yun pong sinasabi pa na tinakot ako, hinaras daw ako, napilitan lang daw ako na magsalita at humarap dito para tumistigo. Sa totoo po niyan, hindi ako tinakot, bagkus ako ay kusang loob na pumayag na magsalita laban sa organisasyon na pinanggalingan namin. Bakit po ako pumayag? Simple lang po. Isa ako sa mga kabataan at kababaihan na nalinlang at naabuso sa loob ng Kilusan. Kung wala pong kabataan at kababaihan na maglalakas ng loob, na patunayan kung ano ang baho ng Kilusan, sino pa po ang maglalakas loob? Sino pa po ang magsasabi at magpapatunay na may pagsasamantala, may kabulukan, may korupsyon, may baho sa loob ng Kilusan? Hindi po mahuhubaraan ng maskara itong mga mapagpanggap na makabayan na ito kung hindi kami titindig at lalabas. Kasi hodang ibuwis namin ang buhay namin, mailigtas lang namin ang iba pang mga kabataan, kababaihan at mamamayang Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay nililin lang nila. Kadri, ano po ba yung baho sa Kilusan, sa loob ng Kilusan? Marami. Ayoko sana kasing i-discuss directly. At least, kasi pero, you are there to help the government para mawakasan itong CPPNP. So, ano po yung sinasabi niyong bahos doon sa loob? Si Kasheng siguro direkta niya nang sasabihin, pero this is very traumatic for her kasi. Ito ay mga malubhang pang-aabuso. Sige, ibalik ko kay Kasheng para mas maintindihan niyo, pero kami lahat naman dito, naintindihan namin ito. Hindi po lamang gobyerno ang may problema sa korupsyon. Ang numero unong problema sa loob ng partido ay ang finance opportunism. Yung ang pondo na nakukuha mula sa pangungutong at pangingikil ng NPA ay nakasentro yan lahat sa Central Committee, ang 60%. So ang 40% na lang halos ang natitira, paghati-hatian pa yan. So malinaw po na ito ay isang malaking sindikato sa extortion operations. So may corruption din pala sa loob? Malala ang korupsyon sa loob ng... Mas matindi sa politika. Mas matindi. At hindi lang korupsyon. Sexual opportunism and abuse. Okay. Siguro pwedeng magpaliwanag mamaya si KIB. Pero bigyan ko muna ng pagkakataon magtanong ang isa pagkasama. Ayan yung pangko po sa DWI. Yan. Director din ako dito sa NPC. Nang gusto ko rin palitan yung NPC, gusto ko ang gawin MPA na. National Press Association. Yan. Isa lang itatanong ko. Matutuwa si Tony Sumil dyan. Unang tatanungin ko, si Kalolit eh. Kasi napapansin ko si Kalolit eh. Mukhang inaantok na yata, wala man lang nagtatanong kay Kalolit eh. Kalolit, hindi naman po. Magandang gabi po. Anong naudyok sa'yo para pumasok dyan sa Kilusan? Nung una kasi, laging sinasabi sa akin, ang kamag-anak ko po kasi ay halos nasa partido rin at kumikilos.
Laging sinasabi nila na kailangan ang magtatanggol sa kapwa natin mahihirap ay tayo. So kailangan sumama ka na sa amin, humawa ka ng armas para ipagtanggol natin ang kapwa natin. Tayo yung sundalo ng mga mahihirap. Eh gustong-gustong ko po yun, 14 years old ako. Kasi pag sinabing mahihirap, parang pakiramdam ko aping-api kagad kami. 14 years old ka lang, no? Opo. So, yun yung nag-udyok sa akin hanggang sa tinuruan, inaral, turuang magalit sa mga sundalo at kapulisan. Yun po yung nag-udyok sa akin hanggang sa tumagal po ako ng halos 3 taon sa larangan sa area po ng Mindanao, sa Lianga, Surigao del Sur. 2017 po, naging member ako ng Kadamay. Ganun din pala ang mangyayari sa akin. Parang sinusundan talaga ako ng kapalaran. Hindi ko akalain na yung papasukin ko, ayun pala yung pinanggalingan ko rin. Kaya ko pinasok yun dahil bilang ina, at ako'y stay-in sa isang pagawaan, kasama ko yung mga anak ko, siyempre gusto ko magkaroon sila ng sariling tahanan. So yun ay pinasok ko at ginrab ko naman yun. Doon ko napatunayan na ang Kadamay ay katulad din ng pinanggalingan ko. Ang pagkakaiba nga lang ay legal front. Yun. Hiwalang armas. Nung nasa NPA kayo, nung nasa armas, ay nung nasa NPA kami may armas. Ano pero armas? Dito sa Hayag, hindi, wala kami armas. Kung ano, ma-visualize, anong hawak mong armas nung nasa NPA ka? Ang ako po noon na assistant medic. Hindi po talaga ako napalaban doon sa offensive. Nabanggit mo yan. Naalala ko tuloy si Kuya Mat, Javelin. Sa totoo po, ang kabagaan... Ganun ang posisyon. Parang sa'yo yata nagmana yun. Hindi po. Sa totoo po, yung area nila ay nandoon po lahat ng kamag-anak ko sa San Isidro. Last year po, galing po ako doon. At aktibo pa po ako noon. Nung nasa Kadamay ka naman, anong naging posisyon mo sa Kadamay? Kasama ka ba sa mga nangungumbinsi doon sa mga sidewalk vendor na sumama sa Kadamay? Kasama ka ba sa mga nangungumbinsi ng mga vendor dito sa Luneta na sumama sa pakikibaka? Hindi lang po mga vendors ang aking kinumbinsi, kundi yung kinumbinsi ko po papunta sa partido. Hindi lang po sa simpleng mag-rally, mag-wilga, kundi ang pangungumbinsi ko po ay hanggang sa underground, sumapi sa NPA. Ngayon po, nung nasa Kadamay ako, alam ito ng mga kasama ko, bagamat sinabihan nga nila ako na maano ko lang po saglit na kanina naano ko yung laging red tagging. Sa totoo kami, di ko maisip kung ano sasabihin ko kung black tagging. Kasi kahapon sinabihan nila ako na pag nakita nila ako, puputulin yung ulo ko. Red tagging? May mga picture na po ako. Favorite sabi yun, ko, red tagging eh. Sabi ko nga po, baka black tagging din kami, what? No? So, masama pala sa kanila yung magsasabi na totoo. Kasi nga, tinuruan kami na magsinungaling. Yun naman ang itinanim sa amin, puro kasinungalingan eh. Kaya, nung nasa Kadamay ako, hanggang ngayon, nagigilty pa nga ako. Dahil sa ako ang nagiging kasangkapan kung bakit maraming napasampang mga kabataan nung nasa Kadamay po ako. Kalulit, no? Na napilitan kang sumanib sa Bagong Hukbong Bayan, yung New People's Army doon sa lugar ninyo. Dahil doon sa kalupitan ng militar at ng pulis, ganun ba? Pulis at militar. Nakita nyo ba na yung pulis at militar ay nagagamit ng mga politisyan doon sa inyong lugar? Kaya nagkaganon? May time naman po, nung kapanahonan ko, may time po na ganun yung pangyayari. Pero hindi naman po sa lahat ng ginagawa ng kapulisan at militar ay puro mali po. Yung may konti lang siguro, sa totoo, yung CIB noon, yung Composite Infantry Battalion, mayroon din po talagang medyo nagawang hindi tama doon sa mga civilians sa baba. So, yun po yung tinanim sa isipan ko noon, inagit-agit nila ako, na kailangan lumaban natin, hindi tayo papayag na ganito yung gagawin ng mga militar sa atin. Kailangan tayo yung magtatanggol sa mahihirap, tayo yung sundalo ng mahihirap. Kayo ho ba hindi kasama sa kumumbinsi doon kayo, no? Sa nanay ni Kuya Mat na sumanib sa kaliwa ng mga panahon na yon? At anong reaksyon yun sa nangyari ngayon kay Javelin? Hindi po ako kasama doon, sir. Sa totoo. Ang masasabi ko lang po doon sa nanay ni Javelin Kuya Mat, bilang kapareho kong lumad. Lumad pala ho kayo. Opo, sir. Manubo kamayo po ako. Bilang ina, hindi ko lubos maisip
kung bakit ganyan ang paninindigan niya. Isa lang ang pagtingin ko sa kanya. Kasi nga, yung binibitbit niyang aral ay aral ng partido, aral ng CPP-NPA. Kaya hindi ako magtataka kung bakit ganun yung reaksyon niya na kahit namatay na yung kanyang anak at kahit namatay na yung ibang kamag-anak at pati asawa niya ay nakulong, kung bakit ganyan yung tindig niya. Kasi nga sa kumpas lang ng partido po yan. At yung kanyang salita na yan, hindi naman gagaling sa kanya po yan eh. Galing po yan sa partido. Hindi niya sariling damdamin yan? Hindi po yan ang sarili niyang damdamin. Kumpas po yan ng partido. Ayan. At programa ng partido yan. Kalulit salamat ha. Maraming salamat po. Pangkalahatan, ano reaction nyo doon sa nangyari kayo, no? Kay Jebelyn Kulyamat? Actually, ang nalulungkot kami para sa pagkamatay ng bata na yon. Pero mas nagagalit kami sa patuloy na pagtatanggi ng grupo ng kanyang nanay, yung Makabayan Party List group na ito, because they deny accountability for their involvement to conspiracy for recruitment. Walang problema po ang maging aktivista kung hindi CPP ang nag-o-organize. Kung ang nag-organize ng aktivista ay walang Communist Party involvement, walang underground component. Pero kapag ang nag-organize ng mga alyansa, nag-organize ng mga above-ground organizations, ay CPP, mga 24-25 lang naman yan, 25 organizations lang yan, sa ilalim ng bandilang pula, na ang pumapayong ay bagong alyansang makabayan. Hindi lahat ng mga organization na nagrarally ay sa kanila. Pero ang 25 or 26 organizations at mga alliances under bayan, lahat ito ay CPP ang nagtayo. CPP ang namumuno, CPP ang kumukumpas. And their being activists are not only about activism. May underground component siya na hindi nakikita. Ito ang pagkasindikato. Ibig sabihin, ito ang nagre-recruit para sa pagtulong sa CPP, NPA, NDF. Ito ang nagre-recruit para sa armado. So, ibig niyo sabihin, kaya nyo, hindi kayo pumapayag dahil parang ayaw pa niyang aminin yung... Hindi nila aminin talaga, sir, kasi pag aminin nila yan, mortal sin yan. Sinabi na ni Canuel na hindi nila pwedeng ipahamak ang Communist Party. Sabi nga nila, anong ipapahamak? Legal naman ang Communist Party. Kaya Eric, kung nangyari sa iyo yung nangyari kay Kulyamat, kay Representative, na mayroon kang anak na napasapi sa NPA at napatay, ganyan din ba yung damdamin mo? Kung sa loob ng CPP pa ako, mas matindi pa ako kung sa CPP pa rin ako ngayon. Mas matinding agitator kami nung nasa CPP pa kami. Pero dahil wala na kami sa CPP, naintindihan namin ang framework kung bakit ito nangyayari, maintindihan rin namin si Mrs. Kulyamat. Ibig sabihin po, nalalaso ng kanyang utak. Ang kanyang pagtingin ay parang kabayong may tabing ang mata. Ito lang pwede niyang tingnan. Kasi ganun kami lahat. Ang tama lamang na kaisipan ay kaisipang Marxismo, Leninismo at Maoismo. Ang lahat ng hindi umaayon doon ay revisionista, kontra-revolusyonaryo, burgis at kontra sa pagbabago. Ganon kami mag-isip noon eh. Naisip niyo ba, naghinala ba kayo na si Kadyo may komunista? Komunista, hindi lang komunistang in-chief o ng Russia, kundi komunista na CIA? Hindi. I don't think na komunistang CIA. Komunistang desperado. Kasi, desperado, bakit? Hindi na siya magtatagumpay eh. He will live and die with the nightmare of the dream that he once dreamed of. Ibig sabihin, ang kanyang panaginip ng pagbabago sa pamamagitan ng madugo at marahas sa pag-aalsa ng sambayan ng Pilipino, maililibing bilang bangungot papunta sa kanyang libingan. Huling tanong na lang, Kay Eric. Nangyari kay Kapopoy Lagman, bumaliktad, kumontra kay Kajoma. Ikaw, dati, kasama niya si Kajoma. Kumontra ka kay Kajoma ngayon. Papatayin din ako. Lahat kami papatayin. Are we sure of that? We are sure of that. Are we walking dead? Yes. Sino papatay sa inyo? CPP, NPA, NDF. Ang utusan ng CPP, NPA. Salamat po. Dito yan. At ang mangyayari yan, kapag nagluwag kami sa oportunidad. Tatlo yan eh. Means, motive, opportunity. Ito lang ang pinanghawakan namin ng opportunity. Kapag naibigay namin ng pagkakataon, papatayin kami. Pero yung paglutang ninyo, parang huli na yata ang parang papaalis na si si Digong eh. Parang papaalis na eh. Hindi naman talaga sana kami lahat lulutang. Sinunog nila kami. Ang sumunog mismo mga kasama namin. So, kaya napilitan kaming lumutang na. Hindi nakasandal sa administrasyon ni Digong ang pagkikipaglaban ninyo. Wala pa si Digong, tumutulong na ako. 2010 pa ako, naging part ng mga maraming covert operations
pagkaalis ko sa National Operational Command ng NPA, naging bahagi ako ng maraming covert operations ng gobyerno. Uy, naalala ko nga pala, yung ano, may nilalabas dito sa ano, yung boy, ano, boy, yung Iloilo, yung lalabas sa Iloilo, na sinasabi, collected ka raw sa drug syndicate sa Iloilo. Pwede ko maliwanag? Sinagot ko na yan ilang beses, at sinagot na rin niya ng NICA. I was part of many covert government projects that I cannot discuss the details of that. Ibig sabihin po, hindi ko pwedeng ma-discuss ang mga detalye ng bagay that are covered with confidential and security protocol requirements. Eric, thank you very much. Mga kapatid, thank you. Thank you po. Yes, sir? Sige, sir. Tatlo yung na-pick up ko na para sa akin mahalaga. Yung international na laban at saka yung local. Sa local kasi may panawagan kayo, resignation at saka disqualification. Resignation is a personal... Resignation is a personal choice. Personal choice. Ang disqualification, you need laws. Ah, tama. To pave the way for the disbandment and disqualification of the representatives representing the militant group, Makabayan Black, di ba? Ano mga action ninyo? Isang tanong yun. Ilista ko lang yung isang action yan. Ano yung move ninyo? Pangalawa, sa taga Cayenne Valley CIV, ako personal kong na-witness yung sa Cayenne Valley, yung pagkatapos na bumagsak yung Sinundungan Valley, pinasok ng Nina Fred Chan, yung lager, yung Lasam area, Ifugao area, na nandun yung concession niya, pinutol lahat ng Virgin Forest at ang escort nila military. Noong makapangyarihan sa Aguinaldo, siya rin ang pumutol mga Virgin Forest sa Baggao, Sierra Madre. Military din. At siyempre, pamilya ko naging NPA din. Ang kapatid ko namatay. Pinatay ng military sa Lasam. Ngayon, ang kwan ko rito, ang tanong ko, paano natin ibalik o paano natin tulungan yung mga tao na kasama kasing kalupitan yun eh. Kung taga-Cagayan ka, mayroon pa silang pinatay na ilang pulis sa Gataran noon. Kaya halos lahat pamilya, naging PA. Panahon na yan. Ngayon, ang isang tanong dyan eh, paano ba talaga ibangon yung respeto ng mga tao sa mga military? Dahil hanggang ngayon, syempre, taga-Cagayan Valley rin ako, marami ang nagaganap na kapag mayroong bisita na hindi kilala, sa amin ha, bago tanungin yung pangalan mo, kinukulatan na muna ng Armalite. Ganyang kalupit ang military. Kaya ang ano rito is, paano ninyo tulungan ang militar na maging humane? Upang sa ganon, kasi ang military ang isa sa mga pinakamalakas na pwersa ng gobyerno para makumbinsi yung tao na kumampi sa gobyerno. So, pangalawang tanong yan. Sa Mindanao, anong taong ka na, Kalolip? Anong taong ka na? Ha? 52. Kung nandun ako sa inyo, sorry ko, Del Sur. Ano eh? Bata ka pa siguro noon. I was 27. Bata ka pa noon. Pumunta ako sa mga bundok ninyo sa Surigao. At alam ko kung bakit marami nag-NPA din doon. Nandyan yan yung Colonel, yung nagtayo ng palm oil doon. Pinalayas yung mga tao sa Agustan del Sur. Palayasin tapos papatay.
nandiyan din yung mga minahan na military ang gwardiya at malulupit. Kaya maraming nag-NPA. Kaya muli, kahit saan ka, kahit nung nasa Negros ako, ganun din na military din at saka pulis ang gwardiya ng mga asendero. Kaya napakaraming masakir dyan sa Negros na yan. Nagkipaglibing kami at siyempre tumutulong. So personal na karanasan ito, pinanggagalingan ito. Papaano natin sa parte ninyo na nangampanya sa public opinion para yung tide ng publiko, yung kaisipan ng tao eh, papabor sa gobyerno at lalaban sa CPP, NPA, NDF, paano ninyo tulungan na disiplinahin ng military ang kanilang hanay? Yan. So from Mindanao to Visayas and Luzon, isa yung tanong. Isa lang yung tanong. Sir, pwede na siya. Pangatlo, international ano? International na. Mamaya na. Oh, sige po. Sir, pwede po bang magtanong kung kailang, anong taon nangyari yung military atrocities? Anong taon ho yun? 27 years old ka pa nun. So, noong 27 years old ka pa nun? No. Dekada 80? Dekada 80 yan. Oo, so... Ngayon, mayroon pa rin kasi dahil sa mining nga. Yeah. Dahil sa mining. Oo. At may mga kasamahan tayo dito, nandito sa Manila. Yeah. Nakausap tayo, yung mga laging... Military pa rin ang gwardiya. Yan ang kwanon. Siguro dahil may NPA, may MILF, o ano, kaya kinakailan ng military. Sir, yung punto ko po, sir, hindi ako apologist ng AFP kasi kung totoong nangyayari pa yan hanggang ngayon, ang unang-unang gustong makalaman niya ay ang AFP. At meron na po tayong avenues para pwedeng isumbong yan at aayusin. So, yung kaya din lumakas, I'm speaking from ano yung point of view ko nang nasa UP ako noon. Kaya naman lumakas ang CPP, NPA, NDF kasi noon meron talagang objective reality, 'di ba? Talagang grabe yung atrocities ng military, etc., etc. So, pero dahil doon, grabe na yung reforms na nangyari sa AFP. The AFP in the 80s is not the same as the AFP that we have now. So, I would like for you sana to give me that report para maibigay sa tamang kinauukulan ng AFP kasi yan talaga yung gusto nating ayusin. Yan talaga yung sa NTF LCAC, sir, na nasa core namin ay good governance. Talagang parang kunyari parang ito lang nakita ninyo pero yung mas malaki na trabaho namin ay ayusin yung ganyang katiwalian. So yun yung gusto namin talagang kung pwede po sana, sir. No. Yan. Paano natin matulungan yung military? Kaya disiplinahin ang sarili. Hindi nga, sir. Yung grupo natin. Yung grupo nito, paano tayo makatulong? Yeah, but it starts with a report from you kasi that report has to be accurate. Diba? Kasi if you're saying that happened in the 80s, it's not anymore. Hindi. Yeah. 80s to. Nangyayari pa rin. Basta mayroong mining, mga ganyan. Oo. May mga quarry. Yeah. May mga pagkuha ng mga hektaryang lupa sa mga kapatagan o kabundukan, meron pa rin yan. Oo, sir. Meron pa rin. Military ang, karaniwan na military ang kwan yan. Yes. Escort ng mga negosyante. Na kung kumontra ka, ibang usapan niya. Kaya nga, saan po ba nagsisimula yon? Di ho ba? Nagsisimula yun sa taong bayan na yun ang part ng sacred contract ng government at ng taong bayan. Sabihin niyo sa amin. Kasi paano namin malalaman? Nandito kami sa Manila. Di ho ba? So, dapat... Is kayo ang nagsusumbong sa amin. Kaya yung mga IPs na nakasama namin, yan lagi pa ulit-ulit sila sabihin niyo sa amin kung anong nangyayari diyan kasi hindi namin malalaman, di ho ba? Kunyari sa Bureau of Customs, paano namin malalaman kung wala magsusumbong, di ho ba? So diyan nagsisimula ang pag-ayos ng ating bansa, very dynamic. It's not dependent on just the government. But on each of us, that's what you call citizenship. And you'll have to trust that government will do its part. Government is not perfect, but I can tell you now that we will do something about it. Basta you just do also your part. You tell us. Di ba?
Okay, Boss Eric, si Sam Nielsen ng DCWB ay may itatanong lang. Sige, sir. Okay. Okay. Sir, mag-update lang ako. Sam Nielsen po sa DCWB. Since nalumutang po kayo last time din dito, no, nagsalita kayo, may call po kayo sa DOJ na sa ilalim sana kayo sa WPP. Kamusta na po yun? We are working with some lawyers, particularly the group of JAGO, Judge Advocate General's Office, because they are a group of lawyers with the government. Mm-mm. And we're trying to reach out also to some lawyers na kilala namin sa Office of Solicitor General, OSG. And we're awaiting, sir, for actions or counter-actions that will come from the DOJ on the Witness Protection Program. Opo. Sabi po kasi ni Secretary Guevara, kailangan daw hantayin nila yung endorsement ng Senado. Yeah. Since doon po kayo lumutang. Pwede rin, sir. Ay, kamusta po? Ano bang galaw na ng Senado sa ano nyo po? We will try to follow up, sir, sa Senate Committee ni Senator Ping Lacson. Mm-hmm. Kung ano pong mga proteksyon ang pwedeng maibigay sa amin, mm-hmm, bilang part ng whistleblower, mm-hmm, ng government at the same time, at bahagi po ng program ng government na magkaroon ng witness protection program doon sa mga tumutulong sa government para ma-prosecute ang mga lumalabag sa batas at mga may mga pananagutan kriminal sa ating batas. Without giving details, sir, sa security nyo ngayon, kung nag-mention na kayo na nakakatanggap na po kayo ng banta, saan po kayo nakakakuha ngayon ng proteksyon? We go to the Philippine National Police and the Armed Forces. That is very logical, that is very natural, at na tama lang po na sa gobyerno kami lumapit. Okay. Because we're helping out the government. Okay. And I think ang gobyerno ay may pananagutan din sa kanyang mamamayan na siyang tinutulungan namin. Mm-hmm. So, indirectly, the support of the government to us is a support to the people, mm-hmm, na siyang target namin na tulungan, mm-hmm, para mabunyag at maputol, mm-hmm, ang recruitment na ito. Paano yung mga families niyo, sir? Ang aming mga pamilya po ay kino-coordinate namin sa mga regional offices ng PNP at sa mga mga area commands ng armed forces for them to look after our families kung saan po sila naiwan. Okay. May ano ba? May recommendation sa inyo ang PNP, AFP sa like yung paglabas niyo sa public para maging safe kayo? Meron ba kayong mga natatanggap na ganyan? Mayroon namang mga guidance para paano namin maiwasan ang posibleng kapangahasan at mga karahasan na gagawin ng CPP and PNDF. Thank you, sir. Okay. Sir, hindi ko lang palalagpasin yung point kanina and then we go to the next question. Ibibigay ko lang kay Ka-IV. Hindi po perpekto ang gobyerno. And we don't want to sound as if we are spokesperson of the armed forces or the PNP. Pero napaka-unfair po ng sweeping statement na yun, sir, para sabihin mo na yung narrative tungkol sa armed forces noong 1980s and 70s ay ganun pa rin ang narrative ng armed forces ngayon, na parang walang nangyaring pagbabago. Subukan mo lang ngayon na magpaputok ka ng baril, automatic discharge ka na eh. Subukan mo lang ngayon na magtutok ka ng baril. Subukan mo lang na mangulata ka ng civilian kung hindi ka madi-discharge. Kung totoo po yung sinasabi nyo, sir, edi dapat libu-libong sundalo nang na-discharge kung sinasabi mong tuloy-tuloy na nangungulatang sundalo ngayon. Narrative po yan namin sa NPA. That is how we are trained to do. At yun din ang narrative ni Sarate kanina. Yan pa rin ang narrative kanina ni Teddy Casinio. Yan pa rin ang narrative ng karapatan. We don't want to say na perfect ang gobyerno. Pero hindi po naman siguro tama na parang sabihin natin na hindi nagbago at nagunlad at nag-improve ang level of discipline, accountability, and professionalism mechanism ng armed forces at ng PNP. May mga gagong pulis, tama yan, may mga gagong sundalo. Pero ang organization per se ay nag-evolve na. And we can attest to that because kami po ang nasa ground. Hindi na po pareho ang narrative tungkol sa armed forces of the Philippines kumpara nung 70s at 80s, kumpara po sa kasalukuyan. Yes. Bago lang yan, may tanong lang ako. Kasi lagi namin pinag-uusapan dito sa National Press Club is yung in relation doon sa tanong ni kasamang Nielsen, no? Paano mangyayari kaya sakaling hindi isang katulad ni Pangulong Duterte ang manalo? Di ba? Kasi ngayon, assured kayo ng seguridad sapagkat protektado kayo ng ano. In fact, ako personally, no, nakikita ko, pagka hindi ka isang katulad ni Pangulong Duterte ang mananalo,
Di ba? At mga dilawa na naman yan, o Liberal Party, ang unang action niyan ay lusawin ang NTF-ELCAC. At paano kaya ang sitwasyon ninyo? Anybody from you? Sa totoo lang po, sabi ko nga, lagi kong sinasabi, may dalawang benefit din sa amin itong paglantad namin. Hindi lang siya usapin na nalaman nila na nagbalik loob na kami sa gobyerno. Usapin din niya nang may takot sila na galawin kami. Kasi pag ginalaw nila kami, may namatay sa amin bigla dyan, alam na natin kung kanino mapupunta ang pagkakaso, ang mga sisi. Hindi naman kami, hindi naman yung patay na bangkay namin ang sisisi sa kanila o maniningil sa kanila ng hustisya eh. Yung mamamayang Pilipino. Kasi nakita na kami ng mamamayang Pilipino, lumantad na kami. Ngayon, sa amin po, dagdag na pag-iingat po talaga. Kaya sa bawat paglabas namin, kahit nga po sa text eh, ina-apply pa rin po namin yung ginagawa namin sa usapin ng security sa loob, na huwag ka magbanggit kung saan ka pupunta, kung sino ang makasama mo, saan ka nakasakay. Yung mga basic na ganun, talaga pong inaano namin yan. Kasi sa amin, kailangan talaga disiplinahan namin yung sarili namin bago kami lumakad. At tama po yung sinasabi ni Kuya Eric, hindi naman po kami pinapabayaan ng AFP-PNP na siyang pinagsasandigan namin sa usapin ng security namin pagdating sa paglabas-labas namin. Sinisigurado po nila na may kasama kami, kung wala man kaming kasama, anong oras kami, yung mga ganun, mga basic na mga bagay na kailangan for security. Kaya yung mga yun po, kung sa susunod na panahon ay hindi na po ganyan ka... parang kapursigido ang magiging presidente at hindi kami susuportahan o ang ELCAC man, wala na po kami magagawa doon. Basta kami, sabi nga namin, itong paglantad namin, kasiyahan na po to sa amin, way of redemption na po to sa amin. Kung mamatay po kami, hindi kami mamamatay na bilang isang teroristang rebelde. Mamamatay kami bilang may karangalan na isiniwalat namin yung ginagawa ng teroristang grupong ito. Ay, sagutin ko lang po muna yung sa usapin ng Cagayan Valley. Ang CHR kaya magiging sa state. Kailangan po yung protect. Sana po. Sana. Yun po ay malaking sana na ang CHR ay sumuporta rin po sa ginagawa namin ito para ipagtanggol yung bayan namin. Kaya ay bayan natin. Bayan namin. Bayan natin. Kaya nga po patuloy kaming nananawagan eh. Kaya yung sinasabi nga namin, ayaw po na magmukha kaming tagapagsalita ng gobyerno kasi kami po mismo, may nakikita kaming kamalian sa gobyerno. Hindi po mamawala yun. Walang perpektong gobyerno. May nakikita kaming kamalian sa AFP, sa PNP. Totoong po, susugang ko yung sinabi ni Kuya Eric, may mga ungas talagang mga pulis, may mga ungas talagang mga LGUs, may mga ungas talagang mga sundalo. Pero hindi po hindi po natitigil yun doon. Kasi yung mentalidad na sa usapin ng tumigil na yung pagbabago sa mga ahensya na to, o yung usapin ng sila, yung iminumulat sa amin lagi na sila ay berdugo, pasista, mamamatay tao, mercenario, yan ay kaisipan ng isang komunista. Kasi pag ganyan ang pag-iisip mo, ibig sabihin wala na silang karapatang magbago, ibig sabihin hindi na rin sila tao. Diba? Kaya yung para sagutin din po yung sinasabi ni Sir kanina, yung tanong niya kanina tungkol sa Cagayan Valley. Ako po personal ko po na karanasan, malaki na po talaga ang pinagbago ng kasundalohan sa Cagayan Valley. Hindi lang po sa usapin ng paano sila nakikitungo sa mamamayan, yung discipline po sa loob ng tropa rin. Kasi kami naman mga FR, hindi lang naman kami sa media nakikipag-usap, hindi lang kami sa mamamayan nakikipag-usap. Kaya po nagkakaroon ng remolding din po sa AFP-PNP dahil may mga FR na nagsasabi ano ba yung mga naging kamalian noon ng gantong mga puwersa, armadong puwersa ng gobyerno. Bakit may gantong nangyayari sa hanay ng mamamayan? Gaya po ng sinabi ko kanina, yung usapin po ng logging, ng mining, mga dams, pangangamkam ng lupa. Sa totoo lang po sa buong Cagayan Valley, mas marami pong kinamkam na lupa ang NPA. Maraming pinatay na mayor at kinamkam na lupa tapos sasabihin ipinamahagi sa magsasaka. Pero ano ang katibayan ng magsasaka na kanila yon? Papawiin nyo ng gobyerno kasi pagmamayari yun ng mga privado at titulado naman talaga. Pero ang sasabihin ng NPA, huwag kayong matakot kasi yun ang sinasabi ko noong NPA ako, huwag kayong matakot, nandito kami.
na armado, kung may maningil man dyan, makipagpatayan kami. Ganun naman po ang sasabihin. Pero sa totoo lang po, ang Baggao Cagayan, ang Gataran Cagayan, napakalalaking lupa po ni Mayor Kakulitan pa po noong 1980s pa po ang kinamkam ng NPA mula Surong Baggao hanggang sa Baba Baggao. Kung nasaan nandoon ang pinakamalaking barangay sa buong Asia ay kinamkam ng NPA para sabihing pinamahagi sa magsasaka, pero wala namang napala ang magsasaka. Usapin ng laging, sino ba ang pinakamalaking naglaging sa Cagayan? NPA po, anong ginawa nila? Laging ng Apayao, veterans. Kinumpis ka ang mga bulldozer, kinumpis ka ang mga chainsaw, pinang chainsaw sa Kagurbalatan, anong ginawa? Ginawang training ground ng 1st National Battalion ng NPA sa Cagayan. Mga minings po, hindi naman po talaga nakakapasok ang mining sa Cagayan o kahit ang mga dam. Pero, anong ginawa po ng NPA? Sa totoo lang po, yung usapin yung dredging, yung naiipit sa bahagi ng Apariyong tubig ng Cagayan River. Kasi po, yan ang lusutan ng tubig na nanggagaling sa dito sa dulo ng Ecija, Biskaya, Quirino, Isabela, Cagayan, hanggang yung mga bumababa from mountain ranges of Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Apayao, dyan, Benguet, dyan po dumadaan lahat. Ngayon, yung Apari po, dahil ayaw po ng NPA na magkaroon ng dredging doon, at yun yung nakikita ng mga scientist sa kasalukuyan na lumiliit yung bukana na yon at naiipit yung labasan ng tubig. Pero anong sinabi ng mga NPA? For black sand mining yan. Sa totoo po, ang ginagawang dredging doon ay para palawakin yung labasan ng Cagayan River para hindi ma-stuck yung tubig doon sa Cagayan. May last question? Hello. Before we break for the press conference. Yeah. Sige. So legally speaking, what does it take to disqualify the Makabayan Block in Congress? Makakatulong po ba ang boses ng publiko sa pagtulak pa, lalo ng pag-abolish sa Makabayan Block? Yeah, malaking bagay ang public pressure. And this is the reason why we are coming out through the press conferences, media interviews, Senate hearing, because hindi po pwedeng puro sa korte. Dapat po ay may public pressure, and the COMELEC must act motu proprio to investigate and look into the violations, possibly sabi namin, conspiracy to commit rebellion, abetting rebellion, and possibly even treason against the Republic of the Philippines. Okay na po. Yes, sir. Hi, ma'am. Good evening. MJ Mondejar po of SMA yes, News. Nabanggit po ng mga kadre kanina, former cadres, that they're planning to file an online petition to disqualify po yung Makabayan Block. Sa part po ng government, what does the NTLCA can do to support this move? Thank you for that question. First of all, at the NTF-LCAC, one of the central realizations is that this war will be won because we have the people on our side, diba? So, if it's an organic movement like that, like an online petition, there's nothing that we can really do except cover it. We, as much as possible, we want to stay out of it. And just cover it, just report about it, but that sort of thing. But that's about it, because we really and truly believe that it's really going to be the people that will win this for our country. Shall we say, ma'am, na goal ng NTF-LCAC yung patuloy na information dissemination to discredit Makabayan Block for the upcoming 2022 polls? Oh yeah, yes, most definitely. That's our goal, because they really. We don't even want to wait till 2022. You know, they have to be taken out. That's the moral imperative here. After all that's been exposed, no, after all that's been told about them at the Senate hearing, that's the next logical step, and that's the moral imperative. And the ball is now really in the hands of Congress. Sir, kay Ka Eric, what are your plans sa grupo po ninyo to continuously discredit Makabayan Block? And to prevent, kasi bayan muna, they have 3 seats right now. Next to AXCIS part list, bayan muna sunod eh, 3 lawmakers. And pwede ba, possible ba na DQ sa COMELEC? Yes sir, we are not doing discrediting against them. Yeah. We are doing public exposure, public awareness, and the public education of the people. Ang mamamayan pong uhusga sa kanila, by the way,
For the last 3 weeks or 1 month na lumabas na kami, almost 1 month pa lang, ang dami pong malaking tulong po itong National Press Club venue for us to ventilate our views. Kayo din sa SMNI at sa mga nandito po, malaking tulong po kayo kasi yung mamamaya nagkakaroon ng alternative source of information. When the people becomes enlightened, when the people become active participant in the electoral process, for them to understand the different modus operandi, approaches and cover na ginagawa ng CPP and PNDF sa panlulukat panlinlang, mas naniniwala kami po na mawawala yung kanilang dating ginagamit ng mga botante nila. And ang maiwan siguro sa kanila, when people becomes educated in the next, sabi nga ni Sir Paul, less than 18 months na gagawin natin ito, we believe na mga siguro mahigit kalahati mawawala sa kanila kung masustain ito. But more than that, mapigil ang recruitment. Makabayan, CPP party list represent the symbol of how deeply rooted ang modus operandi na ito na hindi nakikita kung saan nagkakaroon ng systematic destruction sa hanay ng kabataan because of this recruitment. Ang paglabas namin, ang malaking impact nito sa kanila, recruitment. Ang pangalawa, pundo. Ang pangatlo, yung boto nila sa 2022. Kung ito man lang ang ma-achieve ng aming initial na paglabas, masaya na po kami. Kasi this is going to be a long, tedious na pakikipagbahagi ng pagbabago sa pamahalaan. And last, sir, before your question, tama po yung binanggit po kanina, sir. The reform of the government, the armed forces, and the PNP must be sustained. Kasi kung hindi po magreforma, tuloy-tuloy ang gobyerno, hindi magreforma ang armed forces at ang PNP, ay magbabalik po tayo sa vicious cycle ng walang katapusang recruitment, labanan, digmaan at dugo. Pero nakikita po namin na kaming mga lumalabas na mga kadre, we will serve as the advocate conscience para sa good governance. We will not keep quiet, but we will not tell the government na magre-revolusyon kami at mag-aarmas kapag hindi ka nagbago. We will do it through partnership and principled engagement on the basis of advocating good governance and reform inside armed forces, inside PNP, and inside the entire government. Shall we say mapapadalas ang paglabas ninyo or pagpapapress ko ninyo, ma'am? Kahit araw-araw gusto namin. Only that, hindi man pwede yon sa National Press Club because may other programs pa siya. And number two, wala kaming network na sarili sa amin. We only depend on the generosity of the private-owned network. Ang government, they can also give us time, but they have also the programs for the network. Of course, the government program can also become part of our advocacy centers. No problem about that. People are asking, nakapag-meet na ba kayo ng group nyo with the president after nyo lumantad? Or ang iba po sa amin nakapag-meet na, pero marami sa amin hindi pa po nakakapag-meet. And even the president does not know me personally. Kaya nga tinawag niya pa ako sa 2016 eh. Hindi niya alam na bahagi ako ng mga operations sa ground. Because I was doing a lot of covert operations, security-related operations. Hindi naman sana ako lalabas, Sir Paul, eh. Sinunog man ako ng taga-kabila na ako daw ang star witness ni General Parladi at ni Josec Badoy. No, I am not. We are only just support group to the NTF-ELCAC. Pero dahil nasunog na kami, so pinanindigan na namin. At sabi nga ni IB, ladies and gentlemen, sa nakikinig pa ngayon at nakukuha pa yung aming message, this is providential. Perhaps ito po ay talagang sinadya na mangyari upang mamulat ang mamamayan at maging bahagi kami ng pagbabago sa ating bayan. Sir, to set things straight lang, kailan kayo ng online petition and lalapit din ba kayo sa COMELEC? Yeah, we have to plan about that. Kasi pag online petition, dapat may fan page siya or may Facebook page. Baka i-take down ito ng Facebook, irereklamo nila. Isa yan sa problem natin ngayon. Kasi yung pinapakinggan ng Facebook, yung mga alliance na malalapit sa CPP, Network of Broad Alliance Operations. Particularly itong mga grupo ng nila Maria Ressa, nila ng Rappler, at nila Tordeselias, Vera Files. Mga grupo ito na malapit sa binuo ng CPP na grupo na gustong i-compete ang matuwid na pamamahala ng National Press Club, ang tinutumbok ko ng NUJP, National Union of Journalists of the Philippines. Itong grupo na ito, marami dyan unwitting members. Yung core group lang naman yan, ang malapit sa CPP.
but not all of them are knowledgeable na may CPP sa loob nila. So sa tanong mo, sir, are we going to do it next week? Maybe next week. We're going to plan out with a group of Sambayanan. May reply na ba si Speaker Velasco sa inyong request na makapag-debate, suspending the parliamentary procedures? We are not very affirmative or looking forward to that. But ang pwede siguro, internal dialogue, exclusive session, pwede. Pero we doubt na magkakaroon ng parallel investigation on the House level, even at the Ethics Committee level. Without doubt. Pero, naintindihan namin si Speaker Lord Velasco eh. Naiipit din siya dito sa loob ng Kongreso. But I think it is now the choice, not between him and the Makabayan CPP Partylist Bloc. It's a choice between him and the House of Representatives and the Filipino people and the government. That choice must be made soon. Sir, for the record lang, reaction sa ni PRD kagabi, identifying yung ginagawa ninyo, not red tagging. For the record lang po. Thank you. Thank you. Ang isang tanong ko lang, kasi itong sa NTF-LCAC, no, whole of nation, whole of government approach to eh. Di ba itong Kongreso at COMELEC ay part ng gobyerno? Di ba? At base sa mga testimonya ng ating mga bisita ngayon, don't you think it's already imperative for them to at least investigate? Di ba? Investigate. Kasi in the light especially, namatay yung anak ni Congresswoman Kulyamat, and Congressman Kulyamat is a part of government. Nasa gobyerno siya kasi elected member siya ng Congress eh. At tapos namatay yung anak niya kasama ng isang grupo na gustong ibagsak ang gobyerno. Di ba? So, don't you think it's already imperative for Congress and COMELEC, prima facie, ika nga, mag-start na sila ng investigation, hindi yung kailangang manawagan pa itong mga ano na ito. Kasi andyan yung ebidensya eh. I mean, I believe, alimbawa, knowing Secretary Ed Anyo, no? Kung yung isang mayor o governor, o maski na ordinaryong kagawad o konsehal, ang anak ay namatay sa pagkikipaglaban sa gobyerno at napatunayang NPA, eh imbestigahan niya ng DILG, definitely, no? Ngayon, ito, anak ng kongresista namatay bilang terorista, bilang NPA, di ba? I'm not saying na walang basis yung sinabi kong terorista because the CPP-NP has been classified not only by the Philippine government, baka sabihin nila, self-serving yan, no? Pero yung mga Amerikano, since 2001, ay kinlasify na yan na terrorist organization. So, don't you think already, Yusek Lorraine, it's already imperative under the principle of the whole of nation, whole of government approach for Congress and COMELEC to investigate this matter and arrive at a decision whether to expel them or to disbar them from further participation in the coming election? Paul, of course, you know that's a rhetorical question. The genius of the NTF-LCAC, it's supposed to be whole of government, di ba? But it's not far from that, but we have had some challenges with it. So yeah, you're correct. It really, they should not wait for us to tell them what to do, right? That's why I was saying it's really a moral imperative. For instance, for Congress and COMELEC as well, after the Senate hearing, after all that's been said about the Makabayan Bloc by verifiable and unimpeachable sources, to go the next step na for the country, di ba? Yun ang dapat. I mentioned that, ma'am, kasi dito kami sa National Press Club, pagka ang isang miyembro namin, o maski karamihan naman dito, hindi naman namin miyembro eh. Kaya sinasabi sa amin, sabi sa extortion, sabi sa kung ano-ano, no? Especially kung miyembro namin yan, iimbestigan namin yan. At kung kinakailangang i-expel yan for doing something that is already beyond the Journalist Code of Ethics, sisibakin namin yan, i-expel namin yan. Di ba? So, ganun lang din, ma'am. So, di ba? Dapat, Congress, being members ng Congress yan, sabi mo nga, rhetorical, no? Pero, ang nadadamay is the integrity not only of the Makabayan Bloc, but the integrity of the entire institution, which is Congress. Correct. And on the part of the COMELEC naman,
ang nadadami dito yung integrity nila to supervise a credible election. Correct. Eh, hindi naman nagpapanalo ko ng ano. I'm not trying to denigrate Congresswoman Kulyamat, ano. Pero I have information na yung asawa nito, NPA. Yung anak, NPA. Eh, paano pinapasok ng bayan muna ito bilang kandidato nila sa Kongreso at nalalo? At paano pinayagan ng COMELEC yan? I mean, ito yung kasi, ma'am, ang issue rito is good governance. Pagka kumuha ng, di ba, public ad, lumalabas yan eh. Di ba? How, kasi hindi nakasama sa good governance yan eh. Biro mo, teroristang organisasyon, alam mo, terorista yan. Kinuha mo congresswoman, nanalo pa. So, it affects the entirety of the credibility of the government. So, totally ano bang, ano nyo rin ma? So, kayo ba, mananawagan pa ba kayo ng resign o dapat mag-investigate ng Kongreso o Senado? Okay. Very good point from the National Press Club President, Sir Paul Gutierrez. Sir, we subscribe to that reminder tonight. Kung hindi sila mag-resign kasi yan ay personal choice, independent choice nila yan, I think it's in order that that Congress, COMELEC, should act now, motu proprio, prima facie, and then expel them from Congress. I think matutuwa ang buong taong bayan para sa desisyon na yan. At dahil po dito, magpahinga muna tayo at ang National Press Club ay masyado na naming nadidisturbo sa aming palaging pabalik-balik dito. Thank you, Sir Paul, and to the officers of National Press Club. Last message po namin ito for tonight. Sana po ay humaba pa ang aming mga buhay. Seriously po. At sana po hindi mo na kami abutan ng liquidation squad for assassination ng CPP and PNDF. Because alam namin ang pinasok namin, hindi ito biro. Tinaya na namin ang buhay. Mapaputol lang kita dyan. Binanggit mo sana humaba pa ang ating buhay. Meron kasing lumulutang na info na nire-reconstruct yung nire-reorganize yung SOG. So, ano bang... Affirmative. Okay. Affirmative. Ang last unit ko po ay N2. Okay. At kayo na ang tatargetin. Ang N3 ay yun ng SOG. Yes, yes. Oh, so, ang N2 at N3 ng NOC ng NPA, N2 is intelligence. Oh. N3 is special operations group yan. Mm. Magkasabayan sa mga operations. Kami na pong target nito. Okay. Oh, dito kayo. Kasi maski police bawal pumasok. They will not do this at the NPC. Oh, hindi talaga 'yan. Mahihiya sila kay Tony Sumel. Si Tony Sumel. Oh, andiyan eh. Tsaka kay Casator, miyembro namin si Casator kasi. Si Casator dito nakatapos. Yeah. Pati si Tony Sumel. Hindi lang niya yung Ilog Pasig eh. Oh. Yeah. Salamat po ah. National Press Club sir, thank you so much. Yosek. PCO undersecretary ka eh. Diba? Sarap-sarap ng buhay mo sa PCO. Ba't ka ba naman napahalo dyan sa mga yan? Can I just say something? Very focused ang NTFL-CAC para tapusin ito yung mandato ng Pangulo. Talaga tapusin. But it would have been almost hard kasi ang sabi niya by 2022 pagbaba niya. But I'm so grateful for the former rebels. Talagang tumataya sila, no? Na hindi maliit na bagay, hindi natin dapat maliitin yung sakripisyo na ginagawa nila. So, at the NTFL-CAC, we also try to be equal to that. Diba? So, we also do our part, but the country really owes them a debt of gratitude. No? Pagkaharap, kasi pag nandun ka sa Senado, nakikita ko talaga yung reaction. Pag kami kaharap nila, parang binabangga nila kami. Pero pag sila na, umaatras na sila. Pero, hindi naman ikaw ang kumumbinsi sa mga yan para lumutang. Hindi. Kailangan nga awatin eh. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you, IO very much. Thank you, NPC. Thank you, everybody.